Nalubog sa baha ang maraming barangay sa bayan ng Etiague at San Isidro sa Isabela dahil sa pananalasa pa rin ng Bagyong Christina. Maaga namang ikinasa ang tulong ng pamahalaan para sa mga apektado. Si Benji Durango sa Sentro ng Balita Live. Benji. Joshua, masaya ang mga residente ng ilang bayan ng probinsya ng Isabela dahil hindi na dumaan sa kanilang lugar itong bagyong si Christine na di tulad ng inaasahan kagabi. Pero hindi man dumaan dito ang bagyo, hindi pa rin sila nakaligtas sa hagupit nito. Kalampas ng hating gabi, bumuhos ang ulang may dalang hangin sa Etiague, Isabela. Bakante ang mga kalsada, may mga ilan nilang bumibiyahing sasakyan, pero pahirapan ang pagmamaneho sa zero visibility na daan. Gabi pa lang, nakabantay na ang mga residente rito. Ang mga evacuation center, DSWD, pati ang mga sako-sakong bigas, maagang ikinasa sa pangambang dito dadaan ang Bagyong Christine. Pinasok din namin ang barangay Mabuhay. Sa 64 na barangay ng Etiague, ito ang unang bumabaha. Maliban sa Lagisdis ng walang humpay na ulan, tahimik pang barangay. Pero ang mga residente, bantay sarado sa pagmamatsyag sa sitwasyon ng lugar, nakatabi lang ng ilog Cagayan. Pero hindi pa rin nakaligtas ang Etiague sa bahang dala ng bagyo. 24 na barangay dito ang nalubog sa baha. Yes, 1,200 families na. So ang individuals nun still in counting, pero more or less na sa mga 5,000 plus. Pero habang maayos pa ang sitwasyon ng ilang lugar, dito sa bayan ng San Isidro, Isabela, gising na gising ang mga tao. Nabot na. Anong oras yung pumasok dito? Mga alauna po, sir. Alauna lang madaling araw kanina. Pati po yung anak ko, lumulutang naman na yung pom niya. Alin yung lumulutang? Yan, sir. Patingin niya ako. Tulog sila mag-aama nang biglang pasukin ng tubig baha ang kanilang bahay sa Barangay Gomez kaninang madaling araw. Paano ginagawa ninyo pag ganitong... Ano po, sir? Magigising na lang. Maghihintay na lang nang humupa yung baha. Buti nga at mas mataas na ngayon ang kanyang bahay dahil ang kalsada hindi na madaanan ng mga sasakyan. Andang hita na po. Hanggang saan? Andang dito na. Andiyan na? Opo. So paano? Inabot na ho yung mga bahay dyan? Inabot na po. Lahat sila pinakawalan na naman sa barangay hall. Ang kanilang barangay hall, naging evacuation center na. Matatanda, bata, pati mga sanggol, iniwan ang bahay, iniligtas ang buhay. Apo po ninyo, anak po ninyo? Apo po. Apo, ilang taon siya? Isang buwan pa lang pong mahigit. Ang problema ng San Isidro, pareho sa problema ng Etiague. Nabubulunan ang kanilang drainage kapag malakas ang buhos ng ulan. Samantala, Joshua, isang malaking landslide naman ang naipaulat sa bayan ng Etiague. 70 pamilyang napektuhan at nawalan ng tahanan dahil sa landslide na yan. At yan ay napaulat mula dyan sa barangay Villarey, sa bayan po ng Etiague. Wala namang napaulat, wala namang report ng nasawi o nasaktan, pero nakantabay ang buong lungsod sa kalalagayan ng ating mga kababayan doon. Ang problema, na-isolate din ating mga kababayan doon dahil bukod sa landslide, umapaw naman itong kanilang overflow bridge. Samantala, Joshua, ang lagay ng panahon ngayong sa sumandaling ito, mainit na ang panahon, wala nang ulan, wala na rin ang hangin, at sumilip na rin ang haring araw kanina. Balik siya, Joshua. Maraming salamat, Benji Durango.